Ciao raga! Musta naga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Pag-uusapan po natin sa vlog po na to, alin ba yung bonus na natuloy na? Alin naman yung bonus na naudlot pa? At alin naman yung bonus na sinasabi nila na para sa mga done senza lavoro? Iisa-isahin po natin ang mga detalye po ng mga bonus po na yan, pero bago pa rin magpatuloy-tuloy po sa panonood, pacheck muna po kasi baka nandito pa rin sa task ko. Kung nakikita nyo po dyan si Open Up, paklik muna kay Open Up. Grazie po sa inyo. If ever po, this is your first time na makavisit po sa akin pong channel, halimbawa ay may gusto kang dokumento na ayusin, gusto mo gang mag-apply ng bonus, kailangan mo gan ng mga information na maaaring makatulong po sa iyo para mas maging maayos ang pamumuhay din sa Italia, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel po na are para nang sa ganun ay makapag-adapt ka ng mas mabilis at makapag-integrate ka ng mas maayos. Ano lamang ang dapat na gawin? Ay di mag-subscribe ka po sa akin pong channel kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. At i-hit mo na rin yung notification bell, piliin mo po yung all para lagi kang magiging updated. Okay po, simulan na natin. Unahin natin yung tungkol sa bonus espesa. Marami po sa atin ang nag-apply po niyan. Specifically po dito po sa Comune di Milano. Natapos na po ang application niyan noong March 8 at naghihintay na lamang tayo ngayon ng resulta. Maraming salamat nga po pala doon sa mga nanood po ng aking vlog about po sa bonus espesa. Salamat din po doon sa mga nag-share, sa mga nag-likes po ng aking pong video po na yon. Malaki po ang tulong nito pong bonus espesa sa atin, halimbawa na tayo po ay makakatanggap. Dahil kumbaga po ay mababawasan na yung isipin natin sa pagbabudget sa pang-espesa kasi nga meron ka na pong pang-espesa. Pero meron pong bad news about po dito sa bonus espesa sa Comune di Milano. Kasi po naglabas po sila ng isang araw ng isang aviso na nagsasabi na hindi muna nila mapapublish yung pong graduatoria de beneficiary at hindi rin po marirelease muna yung pong bonus espesa. For now po, ayan po ang sitwasyon dito sa Comune di Milano. Pero maaari po yung tanong ano ba ang nangyari at hindi sila makapag-release ng bonus espesa. Kasi po ay mayroong mga nagprotesta, may mga nag-upos po doon sa mga qualifications, doon po sa mga requirements para po ma-determine kung sino ba ang pwedeng bigyan ng bonus espesa. At ito po ngayon ay nandyan na po sa Tribunale di Milano. Dahil po dito, nag-decide po ang Palazzo Marino, ang Comune, na isuspend muna po ang pagbibigay ng bonus espesa hanggat hindi pa nakakapaglabas ng desisyon ang tribunale. Dagdag pa po nila na in that way ay hindi po mape-prejudice po yung mga karapatan nung pong mga hindi po nakasama, nung pong mga hindi na-aprobahan sa bonus espesa. So ano po ang dapat nating gawin ngayon? Kailangan po nating maghintay doon po sa kanilang magiging desisyon. Pero in a way po, mas maigi na rin po ito para kumbaga ay mas matukoy po nila kung sino ba yung mga karapat dapat na mabigyan. Kasi di po ba nangyayari ay yung iba ay nakakadalawang beses nang nakakatanggap, yung iba ay hilagi pong nadi-deny, hindi pa po nakakatanggap. Lagi na lamang ano, better luck next time. So habang tayo po ay naghihintay, ay gawin muna ng paraan na ikaw po ay may magamit na pamalingke. At abangan po ninyo, once na magkaroon po ng development, aabisuhan ko po agad kayo. Next naman po ay yung bonus na tuloy na ngayong pong 2021. Yan po yung bonus kultura, also known as bonus 18-2021. Ito po ay yung bonus na para po doon sa mga kabataan na nag-18 years old na. Ibig sabihin po ay sila ay majorene na entro December 31, 2020. Ibig sabihin din po sila yung mga pinanganak noong 2002. Ano pa po yung iba pang mga requisite para po dito sa bonus kultura? Kailangan po ikaw ay residente dito sa Italia legally. Meron ka pong permesso di soggiorno at kailangan ikaw ay mayroong speed. Dahil sa ikaw ay majorene na, ibig sabihin ay pwede ka nang kumuha ng speed. Kasi kailangan yan para maka-access ka doon sa sito ni Dichoto app. Naglagay po ako ng link po dyan sa description. I-click nyo na lamang po yun. O kaya naman ay pwedeng mag-download ng 18 app. Ganun pa rin, kailangan pa rin ng speed para ikaw ay makapag-register. Doon po sa sito o kaya naman po dyan sa 18 app, makikita nyo po dyan yung mga procedures, kung paano ba mag-apply, at saka kung saan ba ito po pwedeng gamitin. Kasi ito po ay bonus kultura, kaya specified lamang yung pong pwedeng paggamitan. Example po dyan ay halimbawa bibili ka po ng libri,
para sa teatro, para sa cinema, sa mga museo. Halimbawa ay mag-a-undergo ka ng kurso musika, mag-aaral ka ng lingwa, etc. Pwede rin po itong gamitin online. Halimbawa, pupunta ka doon sa Amazon, ikaw ay may bibili ng mga libro. Pwede po yan. Kasi doon makikita mo din kung alin ba yung pwedeng paggamitin ng bonus kultura at saka alin ang hindi. Ang start po ng application po nito, pagpaprocess po ay mula April 1 at matatapos hanggang August 31, 2021. Ang amount po ng bonus kultura na matatanggap ay 500 euros and then nagkaroon po ng mga reports na sabi magiging 300 na lamang. Pero ngayon pong 2021, nag-remoney pa rin po yan sa 500 euros at pwede mo po yan gamitin hanggang February 28, 2022. Hanggang sa isang taon, pwede pa po yan gamitin. At kung ikaw ay mag-apply at ikaw ay maaprobahan, ikaw po ay bibigyan ng electronic na card na yan po ay may worth na 500 euros. Before we continue po, gusto ko munang magpasalamat at i-shout out yung mga certified ragas. Salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta. You can do the same po ha. Please become a member of my channel. I-click niyo lang po yung join button para po kayo ay makapili kung gusto niyo bang maging certified raga, super raga, or VIP raga. Grazie po sa inyo. Last topic po natin sa vlog po nito ay tungkol doon sa bonus, doon po sa Ayuto, para po doon sa mga kababaihan na wala pong trabaho o kaya naman ay nawala ng trabaho dahil sa pandemic o kaya naman as in wala pong redditi da lavoro. Kung ikaw po ay nasa ganyang sitwasyon, ano po, kasama ka po dyan, pwede ka po mag-request kay IMPS ng bonus po ng Ayuto na nagkakahalaga ng mula 500 hanggang 1,050 euros. Paano po ito? Kailangan ikaw ay mayroong easy kurente na hindi po dapat tataas ng 9,360 euros. Pansinin nyo po ha, ang sabi ko po ay easy kurente at hindi po easy ordinaryo. Ngayon ay alamin natin kung ano ba ang pagkakaiba po ng dalawa. Una na, ang easy ordinaryo ang naka-indicate po dyan na iyong sitwasyon ekonomika ay yung pong nakalipas na 20 taon. Samantalang ang easy kurente naman po, ang itinitake into consideration po niya ay yung status mo, ano po, regarding doon sa iyo pong mga documents para sa easy ay yung pong last 12 months o kaya naman kahit yung last 2 months. Kaya nga po ang tawag po dito ay easy kurente dahil ito po yung updated na iyo pong sitwasyon na ekonomika o kaya naman ang iyo pong pamilya. Kaya po kung sakali na ikaw po ay nawala ng trabaho recently, halimbawa itong nakalipas ng mga buwan, sa easy kurente po, makikita na po agad yung updated kung ano ba talaga yung iyo pong sitwasyon na ekonomika ngayon. At kung nandyan ka po pa rin sa sitwasyon po na yan, entitled ka na humingi ka po ng ayuto ng bonus sa IMPS kagaya po noong ready to di citadinanza. So ano lang po ang dapat na gawin? Hindi mag-process ka po sa sito po ni IMPS o kaya naman po humingi kayo ng assistance sa inyo po mga pinagkakatiwalaan po ng mga kafpatronato. Gaya po ng iba, nagtatanong po sila sa akin kung saan po ba yung Viajero kafpatronato. Pwede po kayong humingi sa kanila ng tulong. Naglagay po ako dyan ng mga links sa baba para po makontak nyo po sila. Ngayon ay balikan po natin yung sinabi ko kanina, bakit ba ang makukuha? Halimbawa ikaw ay maaprobahan dito, maaari kang makatanggap ng 500 hanggang 1,050 euros. Kasi po pagka ang residente, yung po nagre-request, yung nag-a-apply ay nag-iisa lamang, ang makukuha po niya, ang maaaring matanggap ay 500 euros. Ngayon, kung halimbawa naman ikaw ay may kariko, depende doon sa bilang ng iyo pong kariko, pwede kang makatanggap ng hanggang 1,050 euros. So yun po ang ma-share ko ngayon sa inyo na mga bonus na maaari po na ma-applyan po ninyo kung kayo po ay qualified at kayo po ay nabigyan ko ng mga update lalo na po doon sa bonus espesa na naghihintay po ng resulta. That's all po sa vlog po na to. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at kung hindi ka pa rin po nakakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe ka na po sa akin pong channel. Hit mo rin yung notification bell, piliin mo po yung all para lagi kang maging updated at hindi ka po mahuli sa balita. Like and follow po my Facebook page, Shad Will Guide, at sana po ay matamsa po ninyo ang aking pong video po na ito at ma-share nyo rin po sa iba para na sa ganun, kung ako po ay nakatulong po sa inyo, maging kayo man makatulong din po sa iba. For any questions po o kaya naman ay mga clarifications, mag-comment lamang po kayo dyan sa baba. Gamitin lagi yung hashtag na Sauraga Mustanaga. Before I go po, ang sabi po ni Richard, if you wanna be rich, gotta work hard, by Richard. Questo ay tutto. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. At Sauraga, alla prossima!